Hello guys! Solo Far Sign, Leo R. Sagittarius. Welcome dito sa aking channel. Kapalaran 888. Welcome, welcome. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa lahat ng mga Far Sign, Leo R. Sagittarius. Kung bago ka sa channel ko, please like and share and subscribe guys para kayong unang makapanood sa ating mga videos na ina-upload. Okay. Far Sign Leo R. Sagittarius. Wow. 11. Manifestation. Relationship to. If you are single or looking for a relationship, babae ka, posibleng sa araw na ito ay may magparamdam sa'yo. Or pwedeng may mag-offer sa'yo ng relationship. Or pwedeng ikaw ay nakaranas ka ng hagupit sa usaping pag-ibig. Diba? Paki-comment sa comment section if you are resonated dito. Marami ka bang na-experience Far Sign Leo R. Sagittarius na hindi magandang pangyayari sa relationship mo, intimate relationship or family? Sinasabi ng baraha sa'yo dito na pwedeng nagka-trauma ka na. Pwedeng yun yung dahilan kung bakit ayaw mo mag-asawa or gusto mong maging single lang or gusto mong makipaghiwalay sa asawa or kung ano pa man. Comment down below guys. Okay. Meron ditong mga Far Sign Leo R. Sagittarius na nasa golden age na sila. Maraming pagbabago na nangyayari sa katawan nila. Physical body to eh. Diba? Tingnan mo. Gracefully aging. Maraming pagbabago sa katawan mo. Lalo na kung nasa 60 years old above ka na. Or pwedeng 70 years old below. Sinasabi ng baraha sa'yo dito na sa araw na ito, Far Sign Leo R. Sagittarius, makakaramdam ka, menopausal ka na ba kung babae ka? Comment down below. Kasi ito, mayroon ditong Far Sign na medyo nagkakaedad na siya. Nasa menopausal period na siya or pwedeng, ano na siya eh, senior citizen na siguro. Medyo maraming pagbabago, physical na pagbabago, marami ng uban, marami ng pain sa katawan, marami din silang iniindang masakit, okay? So, sa araw na ito, pwedeng yun yung maramdaman mo eh. Maramdaman mo ang sakit ng katawan mo, so kailangan mo magpahinga. Get some rest, okay? And if ever man na may kailangan kang patawarin, may kailangan kang hinga ng tawad, sinasabi sa'yo ng baraha na be courageous, magpakatatag ka, or lakasan mo yung loob mo. If ikaw may kasalanan, humingi ka ng tawad. Ikaw yung alam mo na walang kasalanan, if may mag-extend ng apology sa'yo, tanggapin mo. Diba? So, yan. Okay, Four of Cups, yun, naghihintay ka ba? Parang yung iba sa inyo dito, Far Sign Leo R. Sagittarius, naghihintay kayo ng tawag, naghihintay kayo ng text, ng chat, ng call, or naghihintay kayo ng yung parang kagalit mo na mag-reach out sa'yo, humingi sa'yo ng tawag, or kano pa man. Paki-comment sa comment section if you're resonated dito. Next card is, oh, diba? So, nakikita ko sa'yo dito na may kaaway ka siguro, pwedeng family or friends or pwedeng ka-relasyon, na hinihintay mo na parang ano, out of the blue na kontakin ka niya, pero until now, wala pa rin. It's either 4 months, 6 months, 8 months nang walang communication. King of Cups and Four of Wands. Nakikita ko sa'yo dito na naghahanda ka para sa isang celebration. It's either reunion, family celebration, or kung ano man to, pwedeng sa Holy Week special mo to, or pwedeng sa Easter Sunday, or kung ano pa man. So, nakikita natin dito na excited ka, or pinaghahandaan mo, kung ano man tong stability, security ng family life mo, or pinaghahandaan mo etong success na to, celebration, masayang pangyayari.
Or pwedeng pinaghahandaan mo itong perang ito na parating sa'yo. Comment down below if may perang parating. Okay, so ang focus mo sa ngayon is financially, maging maayos ang financial mo, yun yung focus mo. And at the same time, ang focus mo is maayos yung mga relationship na magulo sa buhay mo. Kung makikita mo to, Nine of Pentacles, Fire sign Leo or Sagittarius, isa sa mga wini-wish mo para sa pamilya mo, financial wish siya, ang posibleng matupad sa araw na ito. Or pwedeng magkaroon ka ng good news. Isa sa mga hinihintay mo, like, kung ikaw ay business person, maghihintay ka ng contract, pwedeng may contract signing. Isa sa mga fire sign na naghihintay ng trabaho, pwedeng makatanggap ng trabaho or proposal. Oh, diba? Relationship man yan, financial, sobrang excited ka, masaya ka. Parang iniisip mo ngayon na, sayang yung oras. Lalo na kung medyo may edad ka na, parang iniisip mo na, kailangan mo mag-enjoy, kailangan mong mag-spend time sa sarili mo, sa pamilya mo, huwag sayangin yung oras. Hierophant, Seven of Pentacles. So, naghihintay ka ngayon ng pera. Naghihintay ka ngayon ng pera. Or pwedeng ang araw na ito is hinihintay mo yung sweldo mo. Pwedeng yung araw na ito is ito yung araw ng pagta-travel mo. Papunta sa pamilya, pauwi sa pamilya, or kano pa man. Eight of Swords and Seven of Cups. Sinasabi ng Brasio dito na mag-iingat tayo sa mga choices, sa decision making na posibleng gagawin natin sa araw na ito, lalo na kung tungkol ito sa pera. Huwag mag-overspend. Sumunod ka sa sinasabi ng iyong intuition. And sa relationship naman, huwag padalos-dalos sa mga decision making, lalo na kung tungkol ito sa pera. Like yung mag-spend kayo ng pera together para sa bakasyon na hindi nyo pinag-ipunan, pinag-planuhan, para maiwasan yung takot, kasi matatakot ka yan eh. Siguro sa ngayon, ang dami mong plano regarding sa bakasyon, regarding sa okasyon. Ang problema niyan, after the occasion, yung parang balik sa'yo. So, kailangan mong planuhin. And, yun, kailangan mo sa araw na ito ng time para makapagpahinga. Get some rest para makuha mo yung parang kalinawan para malinaw yung mga decision making mo or hindi ka masyadong mabalisa sa mga decision making mo. Kailangan mo magpahinga. Kailangan mong i-rest ang isip mo. Patulog ka ng maayos, lalo na kung may masakit ka sa katawan mo, uminom ka ng gamot. Take care of your body, take care of your money, take care of your emotion. Okay guys, thank you for watching. Bye!